Hello, in this video I'd be ranting about Thermalpaste Thermalpaste in regards to options on choosing the right paste, ganyan, application or installation, kung masyado bang marami, masyado bang konti, paano ilalagay, and some good practices in regards to its maintenance. So, ang napili kong Thermalpaste, yung mga nakikita natin sa shop, sa online shops, na madaling mahanap sa mga online shops. Ang nahanap ko ay yung Arctic MX4. Noctua, ano to? NT-H2. From DarkFlash, yung ano nila, standard na thermal grease nila. And, nahalo lang to, hindi kasama yan. Sinubukan ko sana magsama ng generic na Thermalcompound. Why? Kasi sobrang mura niya. Pero ang problem kasi kung magsasama ako ng Thermalcompound, eh no name yon, walang brand. So like for example, I was able to buy a good, cheap Thermalcompound, tapos tinest ko siya, naging maganda, tapos trinay din ninyo, naging pangit. Ang hirap maghanap ng basis kung generic na compound. So I decided, ito na lang munang tatlo since madali silang mahanap sa online shop. I won't be including the results or yung pag-test ko sa kanila, yung data. I won't be including that in this video. For those information, you could check or follow na rin my Facebook page, Chris Tech Rants sa Facebook. Or description, it would be put in the description field below. So kumbaga, this will just be a short rant actually. And alright. In my previous videos, if you guys were able to see that, I actually tried na i-include sa test what if, ano kaya mangyayari kapag walang thermal paste na inilagay ko sa, ano, nilagay natin sa CPU and sa air cooler. And we also tried yung DarkFlash, then the Arctic, then the Noctua. As the results show, si no thermal compound put in, umabot siya ng high 60s, if I'm not mistaken, high 60s yung temperature ni CPU die, tapos si Dark Flash is in the high 40s, tapos si Arctic low 50s at saka si Noctua. Ang surprising, pati ako nagulat na sa kanilang apat, sa four scenarios na yon, yung pinakamagandang temperature na nakuha ko came from DarkFlash. Now, that may not be conclusive. Bakit? In my processor, Pentium Gold, yes, si DarkFlash performed very well sa kanilang sa apat na scenario na yon. And even more surprising, Noctua came in last with 52 degrees, tapos si Arctic 51 degrees Celsius. Before we proceed any further, ano ba muna ang thermal paste? Bakit ba siya importante? Ito example. Kudos sa props ko, di ba? Ito si processor, ito si heatsink. Processor may be a GPU or a CPU. Ngayon, yung mga processors, as we know, generates heat. A lot of it, di ba? So, kung wala yung heatsink na nakadikit dyan, the heat will just stay there. Magkukool lang yan, depende sa room temperature kung nasan man yung processor na yon. So, kung nasa CPU case yan, mainit yung CPU case, eh, lalong matutusta yung processor. Ngayon, para lumamig ng konti, papatungan natin ng heatsink. Para yung heat from the processor will get transferred sa heatsink at ma-disperse yung, ano, yung heat, di ba? Ngayon, ang trabaho ni thermal compound is siya yung nasa gitna and it makes the transfer ng heat more efficient. Now, the question how efficient will depend on the thermal compound you used. Unahin na natin sa walang thermal paste. Nangyayari ba talaga yon? Well, yes. There are instances na nalimutan natin or nalimutan nung technician lagyan kung saan natin binili yung computer. Is there a one way to find out? Is, well, it's hard to determine actually. Kasi ang average computer user, wala naman talaga yung mga monitoring softwares, di ba? But one thing of being able to tell is bigla na lang nagahang yung computer mo in the middle of working or nagahang
kasi yung mga processors ngayon may safety measure. It throttles the computer or shuts it down when reaching a certain temperature. Now, worst thing that could happen is masira yung processor. When does this happen? Kasi mas mabilis siya madidegrade. Madidegrade agad yung processor. Why? Let's say yung maximum limitation nung thermal limitation nung processor is 100 degrees Celsius. Meaning, when you reach 100 degrees and above, either mag-shutdown or mag-throttle yung computer mo, di ba? But, nasa 97% or nasa 97 degrees Celsius ka lang. You're not actually reaching the limit. So, prolonged use at high thermal loads may actually degrade your computer. So, again, be mindful na lang doon if you guys are noticing na medyo glitchy yung computer ninyo at a certain workload, the temperature may have a big role. Now, let's move on naman sa tatlong thermal compounds na napili ko in my testing. It doesn't mean, it proves in my testing na it's not because ito yung pinakamahal, ito yung pinakamaganda. Well, siya yung pinakamalaki. Pero medyo sikat kasi si Noctua. And hindi naman meaning nun is si DarkFlash naman yung pinakamaganda sa kanilang tatlo. As I've mentioned earlier, non-conclusive. Kasi yung processor na ginamit ko has a very low TDP rating. Pentium Gold G6400 lang siya. And I wasn't able to, and I'm not able to test it with other processors kasi lack of funds. I don't actually want to make this video quite long. Bottom line, ang pinili kong final na thermal compound na iiwan sa computer is the Noctua. Hindi naman dahil brand conscious ako, pero kasi yes, maganda si DarkFlash, maganda yung results na pinakita niya, pero kasi si Noctua, na-test ko na siya sa ibang computer ko, and after a while, I think it took 8 or 10 months. Nung tinanggal ko si processor, maganda pa rin. Hindi ako masyadong mahirap natanggalan. Medyo fluidy, pasty pa rin si yung compound. So, natuwa ako sa kanya. It's only because na-test ko na siya. Now, how would you know kung yun yung tamang, which is the right compound? Well, for me, basically, nasabi ko nga sa previous video, basta meron. Ang ayaw lang natin mangyari is masyadong matagal mo siyang iniwan doon, which I'd be explaining later on sa maintenance. So, ang point ko lang dito sa section na to is try not to be too conscious or brand conscious when choosing thermal compounds. I-check nyo lang yung reviews. Ano yung mga content ng reviews to watch out for? Yung efficiency, nagkaroon ba talaga ng temperature drop, ganyan. Ganong kabilis? Kasi for example, si processor, it has load and usage, di ba? So, during high usage, normal naman yun na magtataas yung temperature natin. But, how fast then does the temperature actually drop? Kasi kung, kunwari, high usage yung processor mo, the temperature reached 60 degrees Celsius, tapos, low usage ka na, after 5 minutes, nandun pa rin siya sa 60 degrees Celsius, talagang may problema na pala talaga si thermal compound na napili mo. Kasi supposedly, kapag ka nag-peak siya ng 60 degrees and after now, you're on the low usage, it should drop right down then. Kung maganda yung thermal compound and kung maganda yung airflow yung para sa heatsink, sa air cooler. Ngayon naman, sa application tayo. Nagiging debate, masyadong madami yung nilalagay mo, masyadong konti yung nilalagay mo, nalito ka na, pati ako nalilito na rin. So, tapos meron pa yung mga form factor, pa Z, pa X, pa cross, ang dami, iba, P size drop. Ang hula ko lang, ang magaling mag-estimate dito kung how much paste you'd actually put on the dye are yung mga doctors. Bakit? Alam niyo yung mga doctors yung when they get blood from you, tapos they put it on an inspection plate? Kung ano mang plato yon, lalagay nila sa plate, tapos pagkalagay ng plate, diba, isasarado nila, tapos yung petri blood. Dish. Petri dish. Kaling talaga ng asawa ko. Kaya ako pinakasalan yan eh. Lagi akong kinokorek. Tapos,
Ngayon, yung, di ba yung blood magkakalat, same principle kay, ano, kay thermal compound. Halimbawa, ito si processor. Ito lang gamitin natin kasi marami pa to. Ito na lang. Ito na lang gamitin natin kasi hindi ko na siya gagamitin. Char. Maganda rin to si MX4. Actually, ito yung nilagay ko sa GPU ko eh. Ayun, nag-overheat na ngayon. Biro lang. Ito. So, ngayon, lalagay ko lang ng pea size. Maliit lang kasi ayoko magsayang eh. Liit lang daw eh, no? Pero ang dami pa rin. Itong test na to will help those will help clear those debate about konti ba, madami ba. Paano kung another problem or possible confusion na paano kung uneven yung pagkakalagay or paano kung nagulo ko yung heatsink sa paglagay sa processor. Well, hindi siya problema. Ang gagawin kong example, nagkamali. Parang wrong angle ko siya nilapat. Tapos, doubtful kung konti ba yung nilagay ko or napasobra. Yung processor size is somewhat like this, di ba? Mga ganyan siyang kalaki ang mga normal processors, di ba? So, ganyan lang din yung gagawin ko. So, ito, uneven ko siya ipapatong. Tapos, nagkamali pa ako, iaangat ko pa siya, kunwari. Ay, nagkamali. Ay, nagkamali. Ayan. So, ganyan na siya. So, kung mapapansin ninyo, ang konti-konti lang nung dye na, na compound na nilagay ko, pero yung surface area na naabutan niya, marami na. So, act accordingly na lang. So, yung pea size is not really applicable for this dimension or yung area. So, maybe I could have added a bit more pala. So, it would actually depend on the size of the processor. Ngayon, halimbawa, nagkamali tayo, tapos naangat natin ulit yung processor. Naangat ko siya, tapos binaba ko ulit. You have to understand kasi, hindi pa ito yung permanent state niya. When you turn the computer on and the processor runs na, it will actually generate heat and it will actually spread the paste even further and make better contact. Halimbawa, kung tinanggal mo yan, di ba, ganyan na yung itsura niya ngayon. Ngayon, kung ibabalik mo, as long as hindi pa siya used, ha, hindi pa siya used, ibabalik ko siya ng ganyan, medyo hindi pa siya big deal. Kasi hindi pa siya naiinitan eh. Kapag ka uminit na to, it will even it out. Tapos, it will make better contact when it's actually turned on. So, para dun sa mga tao na masyadong nababother na na-install na yung heatsink, tapos they're trying to screw it in place, tapos na off balance halimbawa, tapos they replace it back sa processor, it's not really a big deal if you think about it. Pero ako personally, medyo sa back ng mind ko, may nagging sensation na linisin mo yun. So, tinatanggal ko, nililinis ko ulit, tapos binabalik ko. Pero dahil ano ko na lang yun, naiirit na lang kasi ako. Pero it's not really necessary pala. Ngayon, in the processor's case naman, yung P-size na ano, yung P-size na application ng paste pala, is actually enough na pala. Well, dito sa props ko, hindi siya naging enough kasi medyo malaki yung ginawa kong example for your benefit. Pero kung regular size processor lang, sapat na pala siya. Ngayon, eh paano kung ano ka, you're one of those who doubters. Ganun ba dun? Na doubter ka, gusto ko madami para siguradong kapit. Well, medyo sayang lang at saka medyo makalat. Kasi kapag ka-flatten mo nun, lalabas yun sa sides, di ba? So, although non-conductive naman to in regards to sa electricity, pero ang concern lang dun is makalat. In regards to maintenance naman, well, it would be a good idea to replace them every so often. A couple of years siguro, sapat na yun. Every 6 months, medyo OA naman na yun.
a couple of years should be enough. Bakit siya important? Again, yung efficiency ng thermal compound, it also degrades over time, di ba? So actually replacing them is quite beneficial. Now, ang problem, if it takes too long during yung pagpalit, yung interval sa pagpalit, eh, tumitigas kasi to. So, kapag ka, if you left it applied for a very long time, nagkakaroon na siya ng ano, separation anxiety. So, nagsosolidify na siya. Ngayon, kapag ka tinanggal mo na siya, worst case scenario, it could actually damage some of the pins ng processor. So, to avoid that, make it a bit more often, like, yun nga, 2 years at the most siguro. So, for conclusion, thermal compound, try not to go by prices or by brands. Try to look for reviews na talagang they swear by it, nagkaroon sila ng temperature drop. Ngayon, sa halagang, magkano to, 500 pesos, sa halagang 900, I don't know, let's say 500 pesos, nagkaroon siya ng 7 degree drop. Sa halagang 100 pesos, 7 degree drop din. Tapos, no doubt na yon, go ka na dito. Tapos, yun yung number one, yung efficiency niya. And another is, kung meron kayong mahanap dun sa review saying na, ay, after 9 months, I actually had to replace my processor. Tapos, I found out, nanigas na. Ang tigas-tigas na ni Noctua. Ah, medyo ano ako doon. Medyo, oops, it solidifies pala from time to time. Pero, it may depend din kasi sa nag-apply nung thermal pad or thermal compound. Ang problema kasi, kunwari, ang pag-apply mo, parang may gap na ganyan, where air gets to flow in, titigas talaga yung compound mo. Dapat talaga secured siyang ganyan. So, medyo biased din yon yung mga ganung klaseng review. But it's worth considering din. Kunwari, hindi siya nag-iisa na nagsabi na it actually solidifies after a short time. Well, medyo hindi magandang compound yung mga yon. And in regards to mistakes being made naman, try not to worry too much about it kasi as I've shown in my tests nga or in the test nga with no compound, hindi naman pala siya ganun kalaking impact. As long as you know the signs ng improper thermal compound application. So again, those are yung throttling or nag-system glitches. Ayun, dun mo siya malalaman. And I hope you guys like this video. If you did, hit the like button. Subscribe as well kung gusto ninyo. Kung ayaw, subscribe pa rin kayo. And see you in the next video.